Hey, what's up guys? Here I am again, Bobik Kaibigan. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video, mga kaibigan. So pag-usapan natin, mga kaibigan, yung bakit ba nawala ang feeling sa'yo ng isang tao minamahal mo. Bakit nga ba nawala ang feeling sa'yo ng taong mahal mo o taong minamahal mo? Ano ba yung mga dahilan, mga kaibigan? Di ba halos lahat naman tayo ay nagmamahal o marunong magmahal? Paano makihalubino o paano mahalin ang isang tao? Di ba minsan pinagmamalaki natin yung taong minamahal natin? So bakit ba? Ano ba yung dahilan, mga kaibigan? Bakit mo pinagmamalaki yung taong mahal mo? Dahil proud ka ba sa kanya? Dahil maganda ba siya? O ano ba meron siya? O may gaya ba siya? O mahirap ba siya? Di ba, mga kaibigan, na napakasarap ba sa pakiramdam yung may respeto sa taong minamahal mo? Kung may respeto kayo sa isa't isa, di ba, mga kaibigan? Masarap sa pakiramdam yung gano'n, yung nagmamahalan, both relationship ay may respeto sa isang sa kanilang relationship. Yun ang pinakamaganda, mga kaibigan, yung respeto. Paano mo irespeto yung taong mahal mo? O paano ka rin irespeto ng taong minamahal mo, mga kaibigan? Diba, minsan ang isang tao, pag may respeto sa kanyang minamahal, may respeto rin sa kanyang sarili. So, paano ka pamahalin, mga kaibigan, ng isang babae kung may respeto ka sa kanya, wala ka respeto sa kanya, wala ka respeto sa sarili mo. Mismo sarili mo, mga kaibigan, wala ka respeto. So, paano ka mamahalin na isang tao kung wala respeto? Paano mawala yung feeling sa'yo ng isang babae kung wala ka respeto sa kanya, kung wala ka rin respeto sa sarili mo, mga kaibigan? So pag-usapan natin yan, mga kaibigan, link sa aking mga kaibigan, sa aking pananaw. Alam mo, mga kaibigan, napakahirap magmahal kung ang isang taong minamahal mo ay walang respeto sa'yo, wala ka rin respeto sa kanya. So napakahirap, mga kaibigan, magmahal kung wala kayong respeto sa isa't isa. Ano bang patutunguhan, mga kaibigan, ng relationship niyo kung wala kayong respeto sa isa't isa, mga kaibigan? So bago ang lahat, mga kaibigan, binabati ko ang lahat ng aking team, Team Yaya Labs, Team TIP, Team Banat, and Team Gymnastics, Team Astig, Team Love Team, and Team Gerinatics, mga kaibigan. Maraming salamat, mga kaibigan, sa lahat ng suporta niyo sa akin. Sa lahat ng JC ko, maraming salamat din sa inyong lahat. Alam kong nandyan kayo, nandyan yung suporta niyo para sa akin. At nandito rin ako para sa suportahan ko kayo, mga kaibigan. So balikan natin, mga kaibigan, yung respeto. Yung paano nawala yung feeling niya sa'yo. Yung mga kaibigan, napakahirap sabihin o napakahirap ipaliwanag. Bakit ba nawala yung feeling niya sa'yo? Ano ba yung dahilan, mga kaibigan? Ikaw ba ay sinasaktan mo ba siya? Physically abused? Ano ba yung dahilan, mga kaibigan? Paano nawala yung feeling sa'yo ng taong mahal mo? Kasi maraming, mga kaibigan, yung nagmamahalan, yung respeto ay wala. Nagmamahalan lang, mga kaibigan, pero wala silang respeto sa kanilang relationship o kanilang nasimulan, mga kaibigan. So paano kaya respeto ng taong mahal mo kung wala ka rin respeto sa sarili mo? So bago ang lahat, mga kaibigan, irespeto muna yung sarili mo bago ka irespeto ng mga nakapaligid sa'yo, mga kaibigan. Unang-una, mga kaibigan, yung taong mahal mo. Kung wala kang respeto sa kanya, paano ka irespeto, mga kaibigan? Nasasaktan mo ba siya physically, mentally abused, or emotionally abused, mga kaibigan? Yan ang pinakamahirap, mga kaibigan, yung taong minamahal mo, hindi mo nga siya nasasaktan sa physically abused,
pero nasasaktan mo siya sa mentally abused and emotionally abused, mga kaibigan. Ayun ang pinakamahirap, mga kaibigan, yung nasasaktan mo yung kanyang damdamin, kasi napakahirap ituin, mga kaibigan. Kung ang isang tao ay nasaktan, at ba pag ikaw ay nasasaktan, kung nasasaktan na yung damdamin, di ba, mga kaibigan, na nalulungkot ka, umiyak ang mag-isa, di ba? Kinakausap mo ang sarili mo, bakit ba nangyari sa akin to? Bakit niya ako ginaganito? Bakit niya sinasaktan ang damdamin ko? Yung mentally abused at emotionally abused, mga kaibigan. So, napakahirap, mga kaibigan, yung masaktan yung tao minamahal mo. Unang-una, walang respeto sa kanya. So, bago kang irespeto ng tao mahal mo, o bago kang irespeto ng mga nakapaligid sa'yo, mga kaibigan, irespeto mo muna yung sarili mo bago ang lahat. So, balikan natin, mga kaibigan, yung mentally and physical, mentally and emotionally abused, mga kaibigan, pagdating sa isang relationship, mga kaibigan. Hindi mo nga sinasaktan physically abused, pero nasasaktan mo siya, mga kaibigan, mentally and emotionally abused, mga kaibigan. Yun ang pinakamahirap, mga kaibigan, yung nasasaktan mo, yung taong minamahal mo, o kahit sino nakapaligid sa'yo, mga kaibigan, nasasaktan mo yung emotional nila, yung emotionally abused o mentally abused, mga kaibigan. Yun ang pinakadahilan sa isang relationship, mga kaibigan. Mahal mo nga yung isang tao, lahat binibigay mo nga, pero bakit? Bakit nasasaktan ang kanyang damdamin? Yun ang pinakamahirap, mga kaibigan, yung nasasaktan yung damdamin na isang babae o isang lalaki. Diba? Ang hirap ipaliwanag, mga kaibigan, yung nasasaktan ang damdamin ng isang tao. Hindi alam kung anong gagawin. Hindi mawari kung anong gagawin niya, mga kaibigan. So, napakahirap ipaliwanag, mga kaibigan, paano, halimbawa sa akin, nasasaktan ang aking damdamin o emotionally nasasaktan ako, mga kaibigan. Diba? Parang natutortured ako, mga kaibigan. Nakakalungkot, mga kaibigan, yung emotionally abused at saka yung mentally abused, mga kaibigan. Kasi bumabalik sa iyo yun eh. Yung mentally abused, mga kaibigan. Yung paulit-ulit na nasasaktan ka. So napakahirap gamutin, mga kaibigan, yung mentally and emotionally abused, mga kaibigan, pagdating sa isang relationship. Hindi mo nga sinasaktan physically, pero nasasaktan mo siya sa kanyang damdamin, mga kaibigan. So bakit mo naman sasaktan? Di ba? Alam mo, minsan hindi rin natin maiwasan yung magsalita, mga pagsalita na masama sa iyong minamahal, yung taong minamahal mo. Eh, bakit ba nawala yung feeling niya sa iyo? Ano ba yung pinakadahilan? O ano ba yung pinaka-reason, mga kaibigan? Diba? Napakahirap ipaliwanag, bakit nga ba nawala yung feeling sa iyo ng taong mahal mo? Bakit? Siguro ikaw ang may dahilan, mga kaibigan. Ikaw ang gumawa ng dahilan. Bakit siya lumayo? O bakit nawala yung feeling niya sa'yo? Dahil nasasaktan siya, nasasaktan ang kanyang damdamin, emotionally and mentally abused, mga kaibigan. So napakahirap, mga kaibigan, yung halimbawa, if ako o ikaw, nasasaktan yung damdamin mo, di ba, mga kaibigan? Parang kung ano-ano pumapasok sa isipan mo, napakahirap ipaliwanag, mga kaibigan, kung anong pumapasok sa isipan mo pag nasasaktan ka. Unang-una, lalong-lalo na yung taong minamahal mo. O lalong-lalo na yung taong mahal mo. Di ba, pag nasasaktan ng kanyang damdamin, lagi nalulungkot siya, di ba? So, hindi mo makausap. Napakahirap suyuin, mga kaibigan. O napakahirap ituin. O napakahirap ibalik ang pagmamahalan pag ang isang tao ay nasaktan ang kanyang damdamin. O emotional abuse, mga kaibigan. Mentally abuse, mga kaibigan. Napakahirap pa ituin. Napakahirap pa ibalik yung pagmamahalan yung dalawa. Dahil alam niyo, mga kaibigan, ang unang-unang sumisira sa isang relationship, kung paano mo i-handle, kung paano mo i-respeto yung isang tao na minamahal mo. Kung wala ka respeto sa tao minamahal mo, paano mag-work out yung isang relationship kung wala ka respeto. Bago ang lahat, mga kaibigan, i-respeto mo muna yung sarili mo bago kay respeto ng iba. Diba? Napakahirap pa sabihin sa taong mahal mo nga siya, mga kaibigan. Hindi mo nga siya sinasaktan physically, pero nasasaktan mo siya mentally and emotionally abused, mga kaibigan. Yan ang pinakadahilan, mga kaibigan, kung bakit nawawala yung feeling sa'yo na isang taong mahal mo o kung sinong mahal ka, di ba?
pag nasasaktan ng kanyang damdamin, mga kaibigan, biglang nag-iba ang kanyang damdamin, biglang nag-iba ang kanyang isipan, parang gusto nang humiwalay sa iyo. So, yun ang gagamutin mo, mga kaibigan. Paano mo ituin o paano mo suyuin, mga kaibigan? Kasi once, mga kaibigan, na paulit-ulit na nasasaktan na isang tao, yung mentally tortured, mga kaibigan, di ba? Napakahirap ibalik yung pagmamahalan ng bawat isang relationship. Kung ang nasimula ni mga kaibigan ay paulit-ulit yung nasasaktan, yung kanyang damdamin, mentally and emotionally abused, napakahirap ibalik yung dating pagmamahalan, mga kaibigan. Sa umpisa, napakahalaga yung pagmamahalan niyo. Maganda yung samahan niyo, mga kaibigan. Pero habang tumatagal, nakikilala mo isang tao kung paano ba ayong ugali ng isang tao, di ba? Kasi pag hindi mo pa nakasama isang tao, mga kaibigan, o bago pa lang kayo mag-boyfriend o mag-girlfriend, mga kaibigan, di ba? Ang saya sa pakiramdam. Mas napakasarap sa pakiramdam natin yung taong minamahal natin. Yung walang away, walang sumbatan. Pero mga kaibigan, bakit nga ba nawala ang feeling niya sa iyo? Yun ang punto natin, mga kaibigan. Bakit nga ba nawala ang feeling niya sa iyo? Dahil alam mo bakit nawala yung feeling niya sa iyo, mga kaibigan. Emotionally and mentally abused, mga kaibigan, nasasaktan mo nga siya. Lahat nga binibigay mo sa kanya, pero nasasaktan mo sa kanya. Nasasaktan mo yung kanyang damdamin, mga kaibigan. So napakahirap ibalik yung pagmamahalan, yung dating yung samahan, yung dating yung pagmamahalan, mga kaibigan. Kung ang isang tao ay nasasaktan mo, o nasasaktan ng kanyang damdamin, napakahirap baguhin, mga kaibigan. So napakahirap ibalik yung pagmamahalan, yung dating naumpisahan nyo. Kasi alam niyo, mga kaibigan, ang emotionally abused, mga kaibigan, or mentally abused, mga kaibigan, laging bumabalik sa isang tao yan. Lalong-lalo na, mga kaibigan, marinig lang yung boses mo. Kung makita ka lang, mga kaibigan, takot na sa'yo dahil yung naranasan sa'yo yung mentally and emotionally abused. Nandyan, mga kaibigan, na-tortured siya, mga kaibigan, yung mentally tortured siya, mga kaibigan. So, paano niyo ibalik yung pagmamahalan niyo, mga kaibigan? Kung andoon yung mentally and emotionally abused, mga kaibigan, na-tortured siya, di ba? So, napakahirap ibalik yung pagmamahalan, yung dating pagmamahalan yung dalawa. Yung naumpisahan niyo, kung ang naumpisahan niyo, mga kaibigan, simula't sa port ay binabalik o nabubalik sa kanyang isipan yung ginawa mong mentally and emotionally abused sa kanya, so, wala na yung pagmamahalan, mga kaibigan.